Maraming matitinding ahon sa probinsya ng Laguna at isa to sa mga dapat mong mapuntahan lalo na ngayong Semana Santa. Ang tatlong krus ay matatagpuan sa bayan ng Paete. Napakasarap puntahan dahil napakapresko at napakaganda ng mga tanawin na makikita mo. Kitang-kita mo dito ang napakagandang view ng Laguna Lake at ang tatlong naglalakihang krus sa view deck nito. At ang kagandahan pa, libre o walang bayad ang pagpasok at pagtambay dito. Perfect to sa mga gustong mag-ride at makakita ng magagandang tanawin. Mga asa 90 kilometers lang to if manggagaling ka ng Manila, and solid din yung mga ahon kaya mag-e-enjoy ka talaga. Kaya ako naghahanap ka ng chill na ride ngayong Semana Santa kasama ang buong tropa, dito na kayo pumunta. Mga alas 7 na ng umaga nung nag-ride out ako, at dahil tanghali na naman ako na pag-ride out, sobrang init na ng sikat ng araw pero hindi tayo na napipigilan. Tuloy pa din ang padyakan. Ang tatlong cruise ay nasa 60 kilometers away from Calamba, kaya inumpisan ko ng suyude ng kahabaan ng bayan namin. At pagpasok ko sa Los Baños, medyo nag-crave ako sa buko juice kaya tumingil muna ako sa may bandang maahas. Pagkatapos ko magpahinga, balik padyakan na. Dire-diretso na ang padyakan at dinaanan ko na ang mga natitirang barangay sa bayan ng Los Baños at Bae. At pagdating ko sa Kalawan, nakita ko na naman yung napakagandang bundok ng Prinsa, Banahaw at San Cristobal. Nakakawala ng pagod kahit papaano ang ganda ng mga tanawin dito. Pagpasok ko naman ng Victoria, patag pa din naman ang mga kalsada. Makikita mo dito yung parke ng mga itik. At dito talaga ako umay na umay sa padyakan. Feeling ko kasi napakahaba ng bayan na yan. Mga alas 9:30 ng umaga na nakarating ako sa bayan ng Pila, at isa rin to sa mga paborito kong daan kasi napakagandang pagmasdan yung mga naglalakihang puno ng akasya sa tabi ng kalsada. Medyo nararamdaman ko na ang pagkalaspag at gutom, kaya pagpasok ko ng bayan ng Santa Cruz, sinaga ko na mga natitirang kilometro papunta ng Pagsanghan. Mga alas 10 ng umaga, nakarating ako sa tourist capital ng Laguna, ang Pagsanghan. At dahil hindi pa ako nag-aagahan, nag-decide na rin pala muna ako na dito muna magpahinga at kumain. Saktong-sakto naman at may nadaanan akong paresan. Pagkatapos kong makabawi ng lakas, agad akong pumadyak para baybayan ang mga natitirang barangay sa Pagsanghan. At pagkadating ko dito sa bayan ng Lumban, dito na mag-uumpisa ang warm-up natin sa pag-ahon. Dahil dito natin makikita yung ahon papunta sa bayan ng Kalayaan. Hindi naman ganun kahirap yung ahon dito, tiyagaan lang. Meron lang tong 1.5 kilometers na ahon at average gradient na naglalaro sa 3-4%. Rolling hills na ang mga kalsada pagdating natin sa bayan ng Kalayaan. At may dalawang option pala tayo para makapunta ng tatlong cruise. Ang una ay sa may Petron sa may Kalayaan, at yung pangalawa naman ay yung Sea Oil sa may Paete. Dahil first time ko nga sa tatlong cruise, tumigil muna ako sa may Petron para tanungin yung mga brother natin sa bike quest kung saan magandang dumaan. Lahat sila sabi dun daw ako sa Sea Oil dumaan at banayad lang daw yung mga ahon. Pero since kilala na natin sila, alam nating mambubudo lang yung mga yon. Kaya nag-decide na lang ako na dito dumaan sa may Petron. So dito na tayo mga brother sa paahon. Doon tayo dumaan sa may Petron at ayokong masyadong budol yung ruta. Ito puro banayad lang yung ahon. Pero mahaba. Mas mahaba to, pero banayad. Doon na tayo sa banayad. Ganda dito. Ganda oh. Payapang payapa. Sarap. Medyo matarik tong isa. Medyo matarik niya. Teka, matarik niya. Sarap dito. Naglagay pa akong sunblock, malilim pala dito. Kala ko kanina mainit dito eh. Habuti na lang, tama yung desisyon ko na dito dumaan. Iniisip ko kanina sa mayad na Sea Oil. Pero buti na lang. Dito tayo dumaan. Banayad yung mga ahon. Ganun lang oh. Para siyang yung daan sa ano, sa Aguila Base. Ganito. Tahimik, payapa, and masarap. Padyakan. Oh, ganda oh. Ito pala yung stats ng tatlong cruise para may idea kayo mga brother. Ang distance niya ay 8 kilometers mula sa Petron hanggang sa tatlong cruise. Ang average gradient niya, 5-6%. Ang max gradient na nakita ko, medyo matindi din, 20%, and yung total elevation natin is 400 meters. Ba't kaya dito na maganda yung clear yung makikita mo? Sana meron. Grabe ha? Nakakapagod na yun kahit banayad yung mga ahon. Dire-diretso eh. Alas wala rin recovery. Grabe. Sumasakit na hita ako. Grabe. Dire-diretso talaga.
sakit tong part na to ah. Grabe, ang sakit ng part na yon. And 5.3 kilometers na lang mga brother, nasa tatlong cruise na tayo. And diretso pa rin yung ahon. Matindi to. Habang binabaybay ko ang ahon papunta sa tatlong cruise, ay may nadaan pala akong waiting shed. Saktong-sakto at medyo pagod na rin ako sa mga ahon, kaya nagpahinga muna ako. Pagkatapos kong magpahinga at makabawi ng lakas, binaybay ko na ang mga natitirang kilometro. At after pala ng waiting shed, dito na tayo magkakaroon ng mga pangilan-ngilan na lusong. At mula dito ay meron pa tayong natitirang 4 kilometers papunta ng tatlong cruise. Oh, sarap! Kaya pa paano naman pala may lusong dito? Nakakala ko kanina, puro ahon lang. Ayaw, lusong. Sarap. Tatlong cruise. Ah, okay. So, liliko na pala tayo dito. Ah. Ito pala yung daan ng papuntang tatlong cruise. Pagkatapos natin lumiko sa kanto na to, rolling hills na ang mga kalsada. At sa huling 2 kilometro, isang matinding ahon at mahabang lusong ang naghihintay sa'yo. Matindi to ah. Ito yata yung pinakamatarik dito ah. Grabe yung ahon dito sa dulo. Ang kunat. At ang tarik. Dire-diretso na talaga. Matindi na. And ang init na dito. Grabe. Sa wakas, lusong. And malapit na pala tayo mga brother. 1 kilometers na lang. Nasa tatlong cruise na tayo. Ah, grabe, ang haba ng lusong na yun. And malapit na pala tayo mga brother. Ito na yung tatlong cruise. Ito na yung kantong yan. Tapos kakaliwa na tayo. Ayan o. Oy! Sunblock. Pagkatapos ng halos 2 oras na pag-ahon at lusong, sa wakas nakarating na rin tayo sa tatlong cruise. Dito na rin pala natin dinatnan yung iba nating kasama sa bike quest. Dapat sabay-sabay kami kaninang magra-ride out kaso late na nga ako nagising. At habang ine-enjoy ang napakagandang tanawin sa tatlong cruise, may mga nakilala rin pala tayo ditong siklista. Ako si Sean. Shoutout po sa nanay ko po, di niya po alam mo nandito ako. Magpapaalam. Oh, ikaw. Alam po, kaliraya alam po eh. Layo. Magiging po, shoutout sa jowa ko, di ako nagpaalam. Sana all may jowa. Angelo po, ang ruta lang po talaga namin, kaliraya. Sabi ko po, bypass road. Nagkaya. Lakas po. Ito ba mga nakalala natin mga bikers dito. Mga taga saan kayo? Santa Cruz po. Malapit, matig lang pala. Salamat mga brother. Sige, ingat kayo, ingat. Nagpahinga lang kami dito at minamnam ang masarap na simoy ng hangin. At sa susunod na episode pala natin mga brother, ay samahan nyo naman akong umuwi ng Kalamba. At akala ko talaga nakaligtas na ako sa budol ng mga kasama natin sa bike quest. Pero dun ako nagkamali. Dahil isang maling desisyon na naman ang nagawa natin sa pagbibisikleta. Good luck po sa inyo! Isang maling desisyon na naman talaga mga brother. Ang nagawa ko sa buhay. Gusto. Sana malapit na kami. Ubus na yung lakas ko. Wala na yata akong pang uwi.